parte ng Mindanao kung saan bahagi ng tradisyon para ang mga batang-batang babae ikinakasal sa mga lalaking may edad na. Hindi magkamayaw ang mga bisita sa kasalang ito sa Maguindanao nung nasilayan nila ang mga bagong kasal. Ang groom, 48 years old. Ya, nanya ko nanya ginawa, napi ginawa ako kan. Kapaginan ng mga watak, doon naganda yung bing ako. Ang kanyang bride, 13. Dako kagilaki, ane ko ikalimot ko ni. Ang nikah o ang kasal sa pagitan ni na Rodel at Gina, hindi nila mga tunay na pangalan. Ginanap sa bahay ng pinsa ng groom. Una munang ikinasal ang lalaki sa seremonyang kung tawagi kutbaton nikah. Dito sineseremonan ng ustadj ang lalaki na maging mabuting ehemplo sa kanyang asawa at pamilya. Pagkatapos, pinuntahan ng lalaki ang babae habang nag-iingay ang mga tambol na nagpapahiwatig ng kasiyahan. Tinatawag itong pagkuyog. Nung nagkita na ang bride at ang groom, kinuhanan sila ng litrato para ipamalita na kasal na sila. Marami na akong nakita ang kasalan na gaya naming mga Muslim. Pero yung sa kanila po, iba talaga kasi sobrang haba ng agwat ng edad nila. Tatlong linggo matapos ikasal, nagsasama na ngayon ang dalawa sa ipinapatayong barong-barong ni Rodel para sa kanyang misis. Pahat na doa as doa po ako, panabamili kayo. Si Gina ang nakatoka sa mga gawaing bahay. Ito, kung haki magulgan. Kung yan kinagagan haki, kinakabangiluto sa sara. Yung ako makapasar. Ano na, pangarap ko po rin tumik ka tamayo sa mga haji. Kung may kamangaji mo sa kayo, nagastuwang ko po. Kapapangaging ko po siya. Si Rodel naman, bubuhayin sa pagsasaka ang bata niyang asawa. Nakatikod sa buong sa maskwa namin mga mama, sa rabang germana, mga tatalingka. Naumatikip ipitasan niya sa kayo umako. Dito na namin nalaman na si Rodel ikinasal na pala dati ng 4 na beses. Bagay na tanggap sa kanilang paniniwala. Nananayo ka, takot na miyakap ka ng mga watak ko. Karang inanin na kapasangan ako na niya ba nangire ko. Nangire ko sa mga pagina ng mga watak ko. At tila kasundo naman ni Gina ang mga anak ni Rodel na halos kasing edad lang niya. Magtagal pong pa rin pag-asawa nila. Katuwang ni Gina sa paggabay sa mga anak ni Rodel, ang kanyang mga magulang na nakatira katabi lang ng kanilang bahay. Uy, may mapiyan ang ginawa ko. Kinagawa ng mga watak ko. Asa nakamasok ko na upi lakon. Masok ko na upi buhin. Dahil maagang nag-asawa ang dalawang ate ni Gina, siya na lang ang naiwang nag-aalaga sa kanyang mga magulang. Para may panggastos, nagtatrabaho rin sa bukid si Gina. Si ina na rin pagkalakaw na nagagabukin kasi ako sa walay. Si ama, panunugun ng mga tao. Tukayan sa mga pero-pero. Gawat ako nga kanyabang kapiyan. Hanggang nito lang Oktubre, nakilala ng dalagita ang 48 anyos na si Rodel. Hindi ka na kung nalinigawan nila. Hindi na medyo ako rumang ngayon. Hindi na kung rumang ngayon kasi hindi na medyo ako rumang ngayon. Bonaso, natalima ko niyan. Wala mong problema sa may matuwa sa kalin. Hagi na ibang ita, masok mo matuwa a kalin. Masok ko na galim ba rin sa wata nami. Gapakaya siya sa kami ang Muslim, ay makagayon mo sa mga pamanguraban. Kadabon mawag siya sa kami na pinamagayunan. Malimos ka nin, pabadayan ako nin, kalimunin mga lukas ko. Sina Gina Trudel, agad nang pinaghandaan ang kasal. Kute ni sunggur ko sa kani ate upo ng ibu. Inimbali ko sa kanyan do, ibasa ko sa onda. At nitong October 22, ikinasal na ang dalawa. Nalingin ko sa kanina, mahal ko pa na. Napiyaso ginawa ko, kanakagaluma ko at ako. Ayon sa UNICEF, ang Pilipinas ang 12 sa may pinakamaraming kaso ng child bride sa buong mundo. Pero sa ilalim ng Sharia o Islamic law, ang ganitong uri ng kasal kinikilala ng kanilang batas. Iba ang kanilang batas dahil nga iba ang kanilang kostumbre. Yan ay isang pagkilala na meron silang ibang tradisyon. Naging kultura po yun ng karamihan sa amin. Kahit na ang kanilang mga magulang kasi maliban sa nakakakuha sila ng dori na hindi naman dapat para yun sa kanila dahil para yun sa bata, ay nawawala po sa kanilang pudir yung kanilang anak na kanilang pinapakain
almost 3 years na din kaming nag-a-advocate against child early enforced marriage. Sa Islam, although sinabi niyang pinapayagan ang pag-aasawa ng isang anak na babae kung ito ay nasa puberty age na, pero sinabi din niya na mahalagang ikonsidera yung physical, emotional, financial at mental stability ng isang anak na lalaki at saka babae. Ayon sa mga Muslim na doctors, ang tamang edad para maging handa yung katawan ng isang babae sa pagdadalang tao ay 18 years old. Ang lalaki naman is 20 years old. Yung mga kabataan, sila yung ina-aware namin sa mga karapatan nila. Nito lang nakaraang linggo, ipinasa na sa Senado ang Senate Bill 1373 o Girls Not Brides Act na siyang nagbabawal sa pagpapakasal ng mga menor de edad. Na pinanag, nagayong kami, sinanik kayo mako. Itong proposed bill na magkakaroon ng limitation of age sa pagpakasal ng bawat generation may pagkakaiba. Kaya ang Islamic law ay tawag niya flexible. Merong tinatawag na positive impact in the community once na ma-apply itong. Ano ang reaksyon mo sa istoryang ito? Tweet na gamit ang hashtag KMJS. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.